Totoo ba lahat ng laman ito, Maningning? Korte na lang ang magdedesisyon, Lexie. May nakakita pa bang ibang tao nito? Wala, tayong tatlo pa lang. Eric, kailangan mong kontakin kaagad yung abogado ko. Salamat kay Victor kasi kahit nawala na siya, sinupad pa rin niya yung pangako niya sa akin na tutulungan niya ako makalabas dito. Hanap na tayong magsama ulit. Sana nga, Eric. Yuck! High school! Corny niyo! Sugit ka lang. Pungo sa'yo. Where's your brother na pala? May naasikaso siya ngayon eh. Have you talked to him about me yet? Kadilig. Alam mo, tumatiming pa ako. Sensya na. You promised, ha? Mukha akong bahala sa'yo. Tungkol nga pala kay Charles Ning. Nakahanap siya ng baril sa kwarto ni Rosa. Ano? Tungkol ba to kay Victor? Yun ang iniisip namin. Pero pag pinagbabasihan natin yung nilalaman ng cellphone ni Victor, malamang hindi lang si Victor ang bumuon sa bala ng baril na yun. Ano sabi niya na ba sa mga polis? Hindi pa, pero may plano kami ni Charles para siguradong hindi na makakatakas yung Cassandra na yun, Mayor Violeta at si Rosa. What's this meeting all about? Nakuusap ako ng dad ni Victor at you are Victor's friend, right? He asked me to give you this. Ano to? Yan yung bala na pumatay kay Victor. Akala ko walang bala sa katawan si Victor. Isinikreto ng daddy niyang tungkol sa bala dahil nga crucial to sa survival niya. Naka-embed yan sa spinal column ni Victor. Pero ayan na siya. Pwede niyo nang gamitin yan para sa inyong investigasyon. If you're really Victor's friend, hahanapin mo kung sinong taong pumatay kay Victor at pumigil sa kanya para tumestigo kay Maningning. Impressed ako dun sa lawyer na namatay. He seems all right. Gusto ko na ngang maniwalang he's an excellent lawyer. Nay, kayo ho ba? Galit pa rin kayo kay Victor? Sa nangyari sa kanyang ito, siyempre hindi na. At sumalangit na nga ang kanyang kaluluwa. Maningning, I want us to celebrate after this. Pero, Campus Woman, di ba sabi niyo, huwag muna tayong magpakasaya hanggat wala pang kinilalabasan ng kaso? That's not what I mean. Gusto kong mag-celebrate tayo pag nakalabas ka na dito. Your family and mine. Alam mo, nakikita ko na malapit ka ng lumaya, Maningning. Hindi ba, aling Virgie? Tama si Congresswoman, Maningning. Sa naiwang mahalagang impormasyon ni Victor, nararamdaman ko. Malapit ka ng lumaya. Sa wakas. This bullet matches the one who killed Victor. Huwag sana nga. Huwag sanang tumamang hinala ko. Dumating ka. I'm glad we're still friends all along.
nandito kayo para suportahan ako, hindi ba? Hindi tayo magkakaibigan, Rosa. Tandaan mo yan. Nagkataon lang na may pare-pareho tayong gusto mangyari. Nandito kami para balaan ka. Why? Is there danger in the courtroom? Pero, Rosa, ikaw, mapanganib ka. Mag-iingat ka sa sasabihin mo dyan sa witness stand na yan dahil oras na nilaglag mo kami ni Cassandra. Sinisiguro ko sa'yo, higit pa sa kalaboso ang abot mo dahil damay pati mga anak mo. Kabagat ba yan? Napitan mo. Oh, wala akong kwentang kaibigan. Hindi mo dinadama yan. Ba't ako? Wala akong alam dyan. Hindi mo sanay sa ganyan, pare. Uy, mas lalo naman ako. Hindi ako marunong malalay sa mga ganyan. Ikaw, ba't di mo kaya kausapin, Arman? Huwag ganun. Rambulan yan. Uy, sino kakausap? Ayan yung siya bagat. Kailangan na mapag-isa. Honor, we are withdrawing Mrs. Perret from the list of our witnesses and we request permission to present the video testimony of Attorney Victor Abad instead. Is this a newfound evidence, Attorney La Forteza? Does the prosecution have any question when it comes to this change? Your Honor, the alleged new evidence is not new. And we discussed this during the pretrial, so we have no problem, Your Honor. Okay, then. The defense may proceed with the presentation of evidence. Yes, Your Honor. Maningning, kung pinapanood mo to sa rap ng hukuman, ibig sabihin na hindi sapat ang sulat ko para mapawalan sala ka. Hindi ba't sinabi ko sa'yo ayokong natatalo ako? Ihanda mo ang sarili mo sa mga maririnig mo ngayon. Uunahin ko na ang pinaka-importanteng bagay sa lahat. Ang pumatay sa iyong kapatid, walang iba kung hindi si Mrs. Rosa Perret. Can I speak to Mr. Jerry Reyes, please? Charles Perret. Mr. Reyes? Yeah, I'm calling about my wife and Attorney Victor Abad. Walang hiya niya. Ayos. Bakit na ginawa yung kay Mayumi? Anong nagawa ng kapatid mo sa kanya? Bakit kailangan niya patayin ang anak ko? Na hindi na humalaga yun sa akin ngayon eh. Dahil wala naman siyang sapat na dahilan para gawin yung kay Mayumi. Makakapatay ako ng tao. Akala ko mawawala lang ang sakit. Ang sakit-sakit. Gusto ko siyang patayin. Nahihingi niya tayo katulad. Hindi
mo lang alam. Hindi mo lang alam ang mga sakit na ibinigay niya sa akin magmula pa. Itinuri ko siya, kaibigan. Matalik na kaibigan. Sinuway ko ang tatay mo. Tinulungan ko siyang makaahon sa hirap. Kahit ang kapalit yung sarili nating kapakanan. Baka wala lang kahit tapos. Baka walang iyan. Sino ba siya? Ano ba ang akala niya sa sarili niya? Hindi siya Diyos. Hindi siya Diyos para kuhanin ang buhay ng kapatid mo. Napakawala yan. Bakit niya pinatid si Mayumi? Sa pagbabayaran mo ang ginawa mong paninira sa buhay ko. Hindi mo pinatay ang asawa ng anak mo.
Sorry.